bisito. Ano na po yung kagugtong nung pinunta natin na ilog kanina? Ito yung karugtong ng Lorenzo, tower ng Lorenzo. So makikita mo, Mang Epe, talagang yung ilog dito malinis, kasi malinis, super itim. Kasi nga, kaya malinis, istag na din yan. Oh, istag mo yung, na rin. Yung burak niya, talagang umaapaw na yung burak. Oh. Kaya burak yan. Eh. Hey, no, parang gubat na rin siya, mga kababayan. May mga squirrel, mga kababayan. Mamaya pupuntahan natin yun, kaya abangan nyo. So, eto po, kababayan. Bali, nandito po ako ngayon. Nagpaalam kami sa may-ari ng bahay. Eto po ay yung likod ng ano. Eto yung gitna ng estero. Eto, papasukin po namin yung looban, mga kababayan. Check po natin kung ano yung nasa gitna pa ng estero. Laking puno dito eh. Nanguli kami noon ng mga isda dito eh. Ayun no. Kanina nga may malaking isda eh. Malaki talaga dalag. Akala mo basta malaking. Hindi na sa tubig lumalangoy no, Esme. Hindi na. Burak na talaga to. Kaya pasag ng pasag. Yeah, may mga malalaking puno dito. Kaso puno na ng burak dito. Ayun no. Grabe oh, ang daming basura dito. Ayan, may mga ano pa. So, ang pupuntahan naman natin dun sa pinakadulo ulit, Mang Epe. Ano nga ulit ito, yung karugtong kanina, no? Ito yung sa may dilit. Sige, Mang Epe, dito na muna. At titignan po natin itong mga hindi, iba na yung amoy, mga kaibigan, iba na. Talaga namang hindi nyo na magugustuhan yung amoy dito kasi nga, stuck na yung tubig. Siguro nag-change na lang itong tubig na to, nag-evaporate. Ganun na lang siguro ang ano niya, kaya nababawasan. Pero tutusin, hindi na mababawasan to kung hindi uso ang evaporation. Kaya may mga daga na nga ho, tumutuloy na sa, ano, sa mismong mga tubig. So ang dami pang bahay dito, Mang Epe, no? Na mga nakatayo dito sa gilid ng estero. Oo. So grabe, kung makikita nyo mga kababayan, grabe ang itim ng tubig, hindi gumagalaw, punong-puno ng marami basura. Marami ng lumot. So ibig marami sabihin, hindi na nagagalaw talaga to. Eh hindi pa siguro tinatayo itong building dito na San Lorenzo, talagang madumi na to eh. Nakikita ko na to dati pa. Pero siguro panahon na para kasi panahon na ni Isko Moreno, Batang Maynila, kaya kailangan malinis ng Maynila. Kaya lahat po ng ilog, itong diretso na itong ilog na to, i-vlog po natin mga kabayan, subaybayan nyo po itong Esme TV ko hanggang dulo para malaman nyo kung ano yung lagusan nito, kung hanggang saan to matatapos tong ilog. Mga kababayan, andito po tayo sa Pio Campo Street, bandang Ariano Avenue Corner. May isang ilog po dito na nadaanan namin. Eh, hindi sinasadya, parang ang ilog talagang nakakaawa ng itsura. Mga kababayan, tignan nyo naman po kung gaano na siya ka-stuck yung tubig. Dahil naharangan na din siguro ng malalaking puno dun sa kabila. Doon po naman yung kabila. Yung dulo na yan, may mga puno na nakahambalang dyan. Bale, dito po siya sa tapat ng building, sa gilid ng building ng Lorenzo Tower na ginagawa. Kung makikita nyo po, napaka talaga naman ang basura dito. Hindi na talaga nagalaw to. Baka 100 taon na to. Thank you.
doon tayo pupunta. St. Binil. Ito, St. Binil. Ay, St. Binil. Oh, ayan, ang ilog naman na karugtong nitong sinashop mo. Sige, punta tayo sa dulo mga ibe. Pinasok po namin yung looban. So grabe, ganito talaga dito. Ayun o. So ang sinasabi ng mga ipe, dati may harang to eh. Ito. Ganyan bakal. Ayan, may bakal. Dito may bakal dyan. Ayan, nakita mo yung mga bakal na yan. Ah, may bakal dati. May close up na yan. Ayan yung mga bakal. Oh. Aso ngayon din ano, binabakal pala nila para ibenta. Wala na. Grabe. Oh, grabe dito mga kababayan. Hindi rin madaling maging vlogger sa mga ganitong lugar. Medyo nakakatakot din kaya medyo mag-iingat tayo. Ah, grabe. Puro iskinita kasi dito mga kababayan. Kaya may mga puno. Diretso tayo. Oh, grabe, ang sikip na pala dito mga ngipi. Pesan na tayo ng pagpad. Grabe dito. Ako pa rin ang Arellano to pa yan. Ako pa rin ang Arellano to. Muna pa kasi. Magdalena ba yun? Oo, kapareho din ang estero din Magdalena to. Super dumi din. Pati puno, hindi pinatawad eh, binabahayan. Kailan po yung last na dredging niyan, sir? Siguro may 15 years na. Grabe. So ilang patong ng basura yun? Yes. Kaya kailangan talaga. Every 10 years. I-drag eh. Kala ko sir may pondo po. Oo. Kaso, nawala. Ganun po ba? Pinurakot. Okay, sila meron yan. Kaya nga po eh. Sila nakakaalam yan. Kung saan nila dinala. Inspection na inspection eh. Ibig sabihin sir, puro plano lang pala, napabayaan to. May tapat yan, tinitingnan. Kaya naging infection na yung inog natin. Sama grabe. At sila may obligation diyan. Ah sir, tanong ko lang, di ba dati yung mga nakaraang mayor dito sa Maynila, ano po yung magiging expectation nyo kay Mayor Isko ngayon na siya na yung nakaupo? Magaling. Magaling po?
Kasi ang isipan niyan, malayo. Hmm. Malawak. Ang vision niya, gumanda Maynila. Taga Maynila kasi din. Talagang galing sa iyo. Ang mabiyayaan, mga taga Maynila. Mga Maynila talaga. Taga Maynila. Kasi alam nyo, sir. Kasi marami dito mga estranghero lang, naghahanap ko, gaya nyo sa Bakiketa. Opo. Naghahanap ko, sir. Tiga sa akal, taga Batangas. Tapos, sila po yung problema ng Bangketa. Oo. Tapos pagka inano mo, magre-reklamo. Oo. Magre-reklamo. Sa Batangas. May gagawin si Mayor Isko dyan. Ilalagay siya maganda yan. Hmm. Kaya huwag silang tampo-tampo. Eh yung mga ano po, sir. Yung mga nakita po natin, yung Baclaran, Divisoria, yung Divisoria, Blumentritt, Carriedo, malilinis na po eh. Marami na sa tulisan. Talagang malinis kasi nakita mo naman yung pamamalakad ni Ka Dennis eh, sa MTPB, yung Manila Traffic and Parking Bureau, sila nahuhuli niyan. Si Ka Dennis, magaling na tao yan. Walang halong ano, iglesia kasi. Kayo po, kapatid po kayo? Nino? Iglesia po kayo? Hindi. Mm. Kaya naaayos yan eh. Meron lang talaga taong magkulit. Walang disiplina. So, disiplina na lang po talaga. Nasabihin ko sa iyo, disiplina lang ang asawa ng tao. Ganun lang. Gaganda Maynila. Lahat yung marunay. Sino nagtatapon din? Tignan. Diba? Grabe. Tignan nyo naman po yung estero dito. Man. Yung kinekwento ni sir. Ang dami yun. Grabe. Ang basura nanggagaling doon. Doon nanggagaling papunta rito. Kami ang dumping station dito eh. Kami ang nag-aangat ang basura eh. Sir, yung mga ano mga magulang niyo dito na rin siya, no, taga Maynila po talaga. Oo. Makikita po natin talaga. Oh. Kami mga original dito. Saka ito noon, pwedeng paliguan, pwedeng maglaba. Nung dumami tao, wala na. Sa panaginip na lang. Marami silang binabalak gawin dito. Kaya lang, hindi pa natutuloy. Lagay ng harang ng bawat barangay. No? Sa kabilang ilog, saka hanggang doon sa kabila. Ngayon, yung mga chairman na kagalit, bakit daw may mga harang? Eh, dapat lang talaga, may mga harang ng ilog para kanya-kanyang inis, hindi yung ganito. Yung dito, may harang, kaya dito na pupunta siguro yung mga kalat nila. Oo. Kasi kita mo, nililinis na nila ngayon, no? Galing sa pantin, palengke. Pero grabe, grabe basura yan. So, ibig sabihin, matagal nang hindi nilinis to. Ha? Diba? Matagal nang hindi nalinis. Kasi, ito nilinis araw-araw. Araw-araw lang. Araw-araw bukas. Yung galing saan? Ang ganda na lang ito. Malinis ito. Araw-araw nilinis yan. Okay. Grabe, karimarim-arim. Marami. Grabe. Kaya, dapat magkaroon ng batas talaga para sa mga ano nagliliter talaga ng mga kalat. Sa lahat ng binag ko, mga pwede pinaka very dirty talaga na estero. Yes. Indeed, mga tao dun sa dulo ang may gawa niyo. Dun. Tignan mo yung sako na nga tinatapon mo. Diyan, sa kanila. Tignan mo, may sako na. Oo.
malinis dito sa part na to. Pero pag ililipat natin dito. Ayan. Eh, naglilinis dun eh, oh. Tignan nyo, hindi makapasok kasi nga may harang yung ano. So, amang epe, ano bang ibig sabihin ng harang na yan? Ang use ng harang na yan, para hindi maka-penetrate yung mga kalat na galing doon sa kabila. Dapat naman talaga, may ganyan. Para kada barangay, nalilinis nila yan. Eh, kaso yung iba, ayaw pumayag na may harang. Hindi natin alam kung bakit. Diba? O, wala sigurong tagalinis yung iba. O, mga kababayan, eto, pauwi na po tayo. Tapos na po ang ating episode dito sa may... Kaya natin dito sa Manila, yung creek ng Sapanta hanggang dun sa pinakadulo. So, sana magustuhan nyo at umabot din ito sa mga kinauupulan dito sa Maynila. At panawagan ko po sa mga taga Maynila o Manilenyo, suportahan nyo po ako at sana mapansin ito ng mayor ng Manila na si Mayor Isko. Mabuhay ka, Mayor Isko. Alam po namin na maganda po ang iyong ginagawa at nasimulan. Mabuhay ko po talaga. Mahal na mahal ka po ng Pilipino. Tulad ni Pangulong Duterte, kung ano po yung ginagawa niya, ganun din po ang magiging suporta namin sa iyo. Mabuhay ka, Mayor Isko. At salamat kay Mang Ipe sa pagbibigay po sa akin ng yung produkto niya na Mang Ipe's hot sauce. Maraming salamat. Ito po. Binigyan niya po ako. Pilit lang ah, nasaan na yun? Pilit lang. Oh, sana, sana. Mang Ipe, salamat. Salamat dito, masarap to. So ipapamalita natin na masarap ang produkto mo. Anong pangalan nito? Mang Ipe, Mang Ipe hot sauce. Okay, dyan na mga kababayan, maraming salamat. At kung hindi ka po nakapag-subscribe sa aking channel at bago ka lamang, maaaring pindutin ang notification below, pindutin ang bell button at mag-subscribe ka na. Like and share na rin mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. At salamat sa aking mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin abroad sa pag-support sa akin. Maraming salamat at mabuhay po ang mga Pilipino.